sa balitang entertainment. Nagulat ang Bloom sa inilagay na teaser video ng Beanie sa paparating nilang single na Cherry on Top. Pinarinig na ng Beanie ang ilang segundo na bahagi ng kanta sa teaser video. Kasabay po niyan, binati rin nila sa naturang video si Gwen na nagdiwang naman ang kanyang kaarawan kamakailan. Wala pang detalye kung kailan ilalabas ang Cherry on Top. Hula ng Blooms kasama ito sa mga itatanghal nila sa Biniverse concert sa susunod na linggo. Aminado po naman si SB19 member Stel na nagulat din siya nang biglang ipakanta po sa kanya ang All By Myself sa hitman David Foster and Friends. Naikwento po sa News 5 ni Stel ang kanyang hindi malilimutang karanasan kasama si Foster. Ang sabi niya, bigla raw pong pinasubok sa kanya ni Foster ang All By Myself noong rehearsal. Matapos niyan, tinanghal niya ang kanta sa opening act. At dahil nga sa kanyang pagbirit, trending siya. Napawaw din mismo si Foster sa pagkanta ni Estelle. Kayang-kaya ang ni Angela yan. Ang galing niya. Kayang-kaya ni Angela yan. Grabe, kaya ko ba yan? Ay, ang galing niya eh, sobra. Di ba ang original niya si ano? Si Celine Dion. Hindi, meron pang original niyan. Ay, hindi ko alam. Yes. Alam ko si Celine John. Meron siyang version niyan ni Celine Sini Dion. Sino original? Si, nasa dulong dilaw, tignan mo. Patingin? Okay. Si Eric Carmen. Kung hindi ako nagkakamali, si Eric Carmen. Naku, hindi na yes, natin si Eric kilala Carmen kasi naging kaklase yan ni Cherry Bailey. Seryoso? Oo, mag-classmate sila. Sa music. Sa music. Ang galing talaga Cherry. Ni Stel. Matanda na rin kayo. Ang galing niya. Eric Carmen. All by myself. Yeah. Oh, diba Eric Carmen ang ano yan, original yan. Sige nga, papakinggan ko nga yan mamaya. Ang alam ko lang kasi talaga yung kay Celine Dion. O, gusto mo ngayon eh. Sige, sige labas mo. Teka, magbalita muna tayo ha. Ituloy muna natin to. Dahil naghain ang reklamong cyber libel at unjust vexation ng P-pop boy group na BGYO laban sa ilang individual na nagpapakalat umano ng maling impormasyon tungkol sa mga miyembro nito. Personal na nagtungo ang BGYO members sa QC Prosecutor's Office para ihain ang reklamo. Pinaratangan kasi ang ilang miyembro ng pambubuli, pagtataksil at paggamit ng ilegal na droga. Noong Abril, sinabi na ng kanilang management na nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at private service providers para mangalap ng ebidensya. Pinalaya po naman ang international pop star na si Justin Timberlake matapos mahuli dahil nga sa pagmamaneho po ng lasheng sa New York. Nakatakda siyang humarap sa hukuman sa July 26. Tumanggi rin daw ho na sumailalim sa breath test itong si Timberlake nang siya ay mahuli ng mga otoridad. Bago raw po ang insidente ay galing sa isang dinner sa American Hotel si Timberlake. Pwede palang tumanggi. Babalik right naman against self-incrimination. Babalik naman sa Pilipinas ang K-pop girl group na Red Velvet sa Setyembre para sa isang fan concert. Gaganapin ang fan con sa Mall of Asia Arena sa September 14 bilang bahagi ng kanilang Happiness My Dear Revel Love Tour. Wala pang inilalabas na detalye tungkol sa tickets. Noong Disyembre, huling bumisita ang ilang miyembro ng Red Velvet para sa New Year Countdown Celebration sa BGC sa Taguig City. Magka-comeback ang grupo sa June 24 para sa extended play nilang Cosmic. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.